Cristo y la buhay na naging sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao sa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Pilipi ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad dito sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Pilipi sa darating naman ang isang Etyoping inyoko. Siya ang tagapamahala ng lahat ng kayamanan ng Kandasi o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya ay pauwi na noon, nakasabay sa kanyang karwahe at nagbasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Pilipi. Patakbong lumapit si Pilipi at narinig niyang binabasa ng iyunuko ang aklat ng propeta ng Isaias. Kaya tinanong niya ang iyunuko, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Papano kung maunawaan itong walang magpaliwanag sa akin? Sagot nito, at si Pilipi inanyayahan niyang sumakay sa karwahe
o umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung papanong walang imik ang tupa na dinala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ng kanyang buhay. Sabihin mo sa akin, wika ng igunoko kay Pilipi, sino ba ang tinutukoy dito sa propeta? Sarili ba niya at ibang dito ng propeta? Buhat sa kasalutang ito'y isinalaysay ni Pilipi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng iyonoko, ako ba'y hindi maaaring bigyan? Sinabi sa kanya ni Pilipi, maari kong sumampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ko na si Jesus ang anak ng Diyos. Pinatigil ng iyonoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Pilipi. Pagkaahon nila sa tubig, si Pilipi kumuha ng Espiritong Panginoon. Hindi na siya nakita ng iyonoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay at tuwang-tuwa. Namalayan lamang ni Pilipi na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraan na niya hanggang sa marating ang Caesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, iyong iparinig papuring malugod. Tingnan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako'y dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos na siya'y papurihan. Yamang andaing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya'y aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin, at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Iyong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing gumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Patuloy po nating pinagninilayan ngayon ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay. At napakinggan natin sa ating ebanghelyo na kanyang sinabi, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Pinapaalalahanan tayo, mga minamahal kong mga kapatid, na si Jesus ang ating tinatanggap tuwing tayo ay nangungumunyon, sapagkat sa banal na misa, ang hostya at ang alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. At kapag tinanggap natin si Jesus, nakikiisa tayo sa Kanya. At ang pagtanggap natin sa Kanya ay nagdadala sa atin ng kaligtasan. Nagdadala sa atin ng kagalakan. Nagdadala sa atin ng lakas at pag-asa. Ang banal na komunyon ay ang pagkain ng ating kaluluwa. Kung tayo ay kumakain bilang mga tao sapagkat kailangan ng ating pisikal na katawan, dapat ding hindi nating pinapababayaan ang ating kaluluwa. At ang pagkain ng ating kaluluwa ay ang ating Panginoong Jesus sa banal na sakramento ng komunyon. Tinatanggap natin sa banal na sakramento ng misa. Kaya nga po kung minsan nakakalungkot na kapag nagmimisa, napakarami nagsisimba, pero iilan lamang ang nangungumunyon. At kung minsan, mas pinapahalagahan pa ang wisik ng holy water kesa sa pagtanggap ng komunyon. Mapapansin niyo po yan kung minsan, kapag nagmimisa, yung mga tao hiwa-hiwalay, malalayo. Pagbatating ng komunyon, nandun lang sa labas kung saan. Pero pagdating ng pagbabasbas ng holy water, ang banal na tubig, nagtatakbuhan, nagmamadali papasok ng simbahan, gustong mahawisikan. Mga minamahal ko mga kapatid, tuwang-tuwa tayo sa konting patak ng tubig na basbas ng holy water. Pero yung hostya, yung komunyon, ay naisasantabi natin.
Higit na mahalaga ang pagtanggap ng banal na komunyon kaysa ano pa mang bagay, kaysa sa holy water na kinasasabikan natin, sapagkat sa banal na komunyon, si Jesus ang ating tinatanggap. Siya mismo ang nag-aanyaya sa atin na tanggapin siya, hindi lamang ng ating katawan, kundi ng ating buhay, ng ating kaluluwa. Kaya po sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, nawa pagsikapan natin na sa banal, sa bawat banal na misa na ating dadaluhan, matanggap natin ang ating Panginoon na patuloy na nag-aanyaya sa atin, natanggapin natin siya sapagkat siya ang pagkaing nagbibigay buhay at siya ang pagkaing maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Wala akong maihandog sa'yo. Nadimula sa kabutihan mo. Ngayon pa man yung tanggapin aking alay pabanali. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal at pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pagkikinabang sa iyong pagkikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ng mga upo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod,
manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga
sala para na pagpapatawad namin. Sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. 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 Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Tulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami naway magtipon din at maging bayan mong gilid. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging ala, sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan.
kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayan liyak. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga bumas na pinigat naging ala. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayan liyak. Sang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging ala. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayan liyak. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili ka ang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Capillo Osteria ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng karapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Haleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo na inari at marunong.